it's me, Jaisel Journey. So, for today's vlog naman po, guys, is i-share ko sa inyo kung paano maiko-convert yung inyo pong GGives into cash. So, dun po sa aking previous video, pinakita ko po sa inyo kung paano mag-activate ng GGives. So, bali po pala, yung GGives po is available lang po doon sa mga pre-qualified GCash user. So, kung hindi pa po siya available sa inyo, eh, mag-antay-antay na lang po muna kayo. So, bali po, yung GGives po is isa po siyang financial service ni GCash, kumbaga loan siya na pwede mo siyang gamitin pambayad kapag ka magpo-purchase ka ng appliances, ng items sa stores or online gamit yung GCash, pero inhulugan mo siyang babayaran. So, depende po yun sa'yo kung paano mo siya babayaran. So, bali po, hindi po siya maiko-convert directly from GGives to GCash balance gamit po yung GCash app. So, ito pong isi-share ko sa inyo, iko-convert natin siya into cash. So, disclaimer lang po muna ha. Hindi ko po maigagarantee na 100% gagana po to sa inyo or sa ibang user. Pero po sa akin kasi personally is gumana. So, yung dalawa pong app na gagamitin natin para ma-convert natin yung ating GCash, GGives into cash is unang-una po yung GCash. Make sure po muna na activated na ang inyong GCash, GGives. So, dun po makikita nyo po doon kung magkano yung minimum spend and maximum spend nyo. So, sa akin po personally, minimum spend ko po doon sa GCash is 4,000 pesos up to 30,000 pesos po yung max. So, yung second app po na gagamitin natin is yung Shopee. So, yung Shopee, yung Shopee app, make sure lang po na yung Shopee Pay nyo doon is verified na po muna. So, kung hindi pa po verified, i-verify nyo po muna yung inyong ID doon po sa Shopee Pay. So, may video din po ako, guys, kung paano mag verify ng inyong ID sa Shopee. So, check nyo lang po sa aking mga videos. So, tara, let's start! So, ngayon, guys, andito tayo sa ating Shopee app. So, click na natin yung Shopee Pay Wallet. So, ayan, meron pa naman akong 44 pesos na balance. So, click na natin yung cash in. So, click natin yung payment center, e-wallet. So, scroll lang natin and hanapin natin yung GCash. So, confirm. So, enter natin yung amount na ika-cash out natin sa GGive. So, let's say 10,000 pesos. So, ayan. Click pay now. So, ayan. Total payment, 10,100. So, pay. So, kasi yung 100, guys, ha, yun yung transfer fee na 1%. Okay? So, log in to pay with GCash. So, lalagin muna natin and then click next. So, enter na natin yung ating authentication code. So, ayan, tinext na naman din. So, click next. So, enter natin yung ating MPIN. So, ayan na guys. Shopee Pay Philippines. Since wala akong balance, pwede natin i-click yung GGives. So, ayan naman. Choose an installment option. So, pwede mo siyang, pwede kang mamili between 12 months, 9 months, or 6 months. So, ayan naman yung mga amount per month na babayaran mo. If ever, kung ano mang ilang buwan mo lang din naman siyang babayaran. Plus yung kanyang interest. So, ayan. So, pipiliin ko guys dito is yung 6 months. Okay. So, ayan. May breakdown charges naman. Yung loan amount, yung interest, tsaka yung monthly dues niya. So, click next.
So, ayan, Shopee Pay Philippines. So, ayan, loan amount, 10,100. So, ayan, click na natin yung I agree to the disclosure statement. So, guys, take time na basahin nyo din yung disclosure statement. So, click na natin yung box and then pay zero. So, kumbaga, pero guys, hindi ibig sabihin na zero, wala tayong babayaran. Kumbaga, mababawasan na yung ating GGives niyan. So, ayan, you have paid 10,100 pesos to, ayan, balik lang tayo. Antayin lang natin na mag-proceed. So, payment successful. So, ayan guys ha, nakapag-cash in tayo ng 10,000 pesos gamit yung ating GGives. So, bali 10,100 siya. So, click na natin yung OK. So, ayan guys ha, ang yung Shopee balance ko na is 10,044 pesos. So, okay, pakita ko din sa inyo yung text. So, ito guys yung text message. You have paid 10,100 with GGives down payment 0 and processing fee na 0. So, andito tayo sa aking GCash app kasi na-forward ko na o na-send ko na yung from Shopee Pay to GCash. So, ayan na yung balance ko, 10,073. So, view all services, click natin and then click yung GGives. So, ayan guys, may babayaran na ako sa GGives and yung due date ko, andyan naman. So, yung amount. And then, click natin yung breakdown of charges. Ayan. And then, yung payment schedule. So, ayan naman yung mga months and dates and yung amount. So, back. So, yung transaction history. Ayan, loan received, 10,100. So, back tayo. GGives document. So, ayan, click natin yung payment schedule. So, ayan, scroll nyo na lang yan, guys. Check nyo din kung if ever makapag gamit ka ng GGives. So, ayan, yung disclosure statement, andyan din po. So, check nyo na lang din siya. So, okay, back na tayo. So, ayan, may active loans. Ayan, back. So guys, ganun lang po kadali yung process ng pag-convert ng inyong GGives into cash. So bali po pala guys kanina, 'di ba? Nakita niyo naman pumasok yung 10,000 pesos sa ating Shopee Pay balance. So yung ginawa ko na lang po, isend ko siya sa aking GCash account and then later kinash out ko na din. So pwede nyo naman po siyang isend sa inyong mga bank accounts if ever po wala po kayong GCash MasterCard or hindi po kayo makapag-cash out gamit yung GCash or sa iba po pong e-wallet. So, if ever hindi pa po nyo po alam kung paano mag-send money sa Shopee, eh, pwede nyo na din pong i-check yung isa po sa aking mga video, how to send money and Shopee Pay. So, ganun lang siya kadali and wala na siyang iba pang need. Kumbaga, yung GCash app lang and then po yung Shopee app na verified na. So, dun po sa mga magtatanong po pala if pwede nilang magamit yung GGives kahit po may existing silang G-loan or meron po silang G-credit juice. Pwede nyo pong gamitin kasi ako po personally nagamit ko siya kahit po may existing akong G-loan and nagamit ko din pala kahapon yung G-credit ko. So, meron pa akong babayaran dun sa G-credit. So, that's it. And I really do hope na nakatulong ako sa inyo today. And if you do have questions po, feel free to leave yung inyong katanungan sa ating comment section or message nyo po ako sa aking Facebook page, Jaisel Journey. So, ayun, like nyo na din yung Facebook page ko. So, anyway, thank you and have a blessed day. Bye!